Hi guys, magandang araw. Ako po si Jella Abilino. Welcome to my channel. Kumusta kayong lahat? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. May topic na naman tayo ngayong araw. Panibagong video, panibagong vlog na naman tayo guys. Please don't forget to subscribe, like, comment, and share kung nagustuhan nyo ang aking mga bagong upload video. Ang topic natin ngayon ay pagkatapos ng hiwalayan. Ang paghihiwalay ay nakakalungkot sa atin. Kahit ano-ano na lang ang itatanong natin sa ating mga sarili. Minsan pumapasok sa isip natin o tinatanong natin ang ating mga sarili kung paano ba magmahal ng tama para aabot talaga sa hantungan o magpakailanman. Ang katanungan natin sa ating sarili, nagmahal tayo ng tama, pero ano ang nangyari? Tayo pa rin ang iniwan. Nakakawasak ng puso, nakakatigil ng mundo, na para bang ikakamatay mo na kapag naghiwalay kayo ng isang karelasyon mo or asawa mo. Kaya minsan naiisip natin o naitatanong natin sa ating mga sarili kung sapat ba tayo. Kung sapat ba tayo magmahal sa isang tao. O kung naiisip natin sa ating mga sarili or itatanong natin sa ating mga sarili, wala ba talagang forever? Wala ba talagang magpakailanman na pagmamahalan? Kung hindi ka na mahal ng iyong minamahal tulad ng pagmamahal mo sa kanya, huwag mong isipin na wala kang kwentang tao. Huwag mong isipin na hindi ka maganda, hindi ka gwapo, hindi ka sexy, na walang forever. May halaga ka. Mahalaga ang buhay mo. Mahalaga ang sarili mo. Ikaw ay sapat na. Walang kulang sa'yo. At oo, walang forever kung ikaw ay nagmahal ng maling tao. Sa pagmamahalan kasi, dapat buo ang loob mo sa isang relasyon. Dapat bago mo pasukin ng isang bagay o isang relasyon o isang pagmamahal ay dapat handa ka sa kung anuman ang mangyayari nito. Walang tao o walang sino man na hindi nasasaktan sa isang pag-ibig o pag-ibig. Ang tinutukoy ko dito ay kailangan mo paghandaan ang maaaring maidulot sa isang relasyon. Kailangan mo paghandaan para makuha mo ang matamis na bunga. Ang bungang tinutukoy ko ay ang pangmatagalan na isang relasyon o matamis na pag-ibig. Dapat handa ka na sa lahat. Handa ka na magmahal. Handa mo na harapin kung anuman ang kahinatnan ng iyong pag-ibig sa isang katipan. Kung ikaw man ay mabigo, huwag kang matakot magmahal ulit. At huwag kang humingi ng kapalit. Hindi pwedeng kailangan mahalin ka rin nila. Huwag mong isipin yan. Na dapat yung pagmamahal mo ay susuklian din nila ng katulad ng pagmamahal mo sa kanila. Dahil ang isang pagmamahal ay hindi kontrata. Ang tunay na nagmamahal ay isang gawaing matapang. Matapang kang harapin kung anuman ang kahinatnan ng inyong pagmamahalan. Matapang sa emosyonal at ipinaparamdam nito na naglalakbay ka sa landa sa mga taong matatapang o mandirigma na walang kinakatakutan kung sino man ang kalaban. Pagkatapos ng hiwalayan, nawawalan tayo ng gana. Nawawalan ng gana na magmahal. Nanghihina na tayo at itinatanim natin sa ating isipan na ang lahat ng tao ay sinasaktan na tayo o sasaktan na naman tayo ulit kapag tayo ay nagmahal na naman ulit. Kung hahayaan mo lang ang sarili mo na binabalutan ka ng puot at galit o sakit at lungkot, ang negatibong emosyong yun ay magtutulak sa'yo na gumawa din ng isang negatibo. Dahil sa nararamdaman mong sakit, lumalabas na ang takot mong magmahal na para bang ayaw mo nang umulit-ulit na magmahal dahil iniisip mo na sasaktan ka lang ulit, iiwan ka lang ulit.
Dahil sa tindi ng pag-iisip mo o sa takot mo, hindi mo na mapagkakatiwalaan ang mga tao. At patuloy kang naniniwala na hindi tunay ang pagmamahal. Ito ang nagiging dahilan kung bakit may mga taong sobrang siloso or silosa, mabilis mag-isip. Dahil kung bakit wala silang tiwala sa kinakasama nila or karelasyon nila. Dahil nagsisimula ito sa sobrang takot sa mga negatibong iniisip niya na iiwan na naman siya. Yan ang lagi niyang nasa isip niya, na wala na siyang kalayaan kundi ang makakulong na lang sa sakit, puot at lungkot na nararanasan niya noon. Lahat ng nakikita natin sa mga pelikula na mga romantic movies at ang nararanasan natin ngayon ay hindi palaging nangyayari yun. That's why people with fear blocks may have a strong desire to love you on a conscious level, but subconsciously, they are contending with their own inner limiting beliefs. Dahil sa mga negatibong pananaw mo sa pag-ibig, pati yung bago mong kinakasama o bago mong karelasyon ay hindi ka maiintindihan. Bago ka sumabak sa panibagong relasyon o panibagong yugto ng buhay mo sa pag-ibig, ay kailangan naka-move on ka na para na hindi mo madadamay ang panibago mong karelasyon. Kailangan mo munang hilumin ang puso mong nasasaktan. Kailangan mo munang bitawan ang mga nakaraan mo para makapagsimula ka ng panibago. Ikaw ay karapat dapat kang mahalin. Huwag mong isipin na porkit hiniwalayan ka ay lahat na lang ng tao dito sa mundo ay hindi ka kayang mahalin, hindi ka kayang pahalagahan, hindi ka kayang bigyan ng oras, at hindi ka kayang samahan panghabang buhay. Ika nga, sa pagkatapos ng hiwalayan, ay diyan natitinag ang ating mga sarili. Nakakapag-isip tayo ng hindi maganda, nalulugmok tayo sa lungkot, sa sakit at puot, at sinisisi natin ang ating mga sarili. Tinatanong natin ang ating mga sarili kung bakit nangyari ito sa buhay ko? Nagmahal naman ako ng totoo. Binigay ko naman ang lahat, buong pagkatao ko, kaluluwa ko. Bakit nangyari ito? Yan ang ating mga katanungan sa ating mga sarili. Pero kung isipin, ay dapat tayong mahalin at pahalagahan sa tamang tao. Kasi kung nagkakaroon tayo ng negatibo, ay bumababa nito ang self-esteem natin. Hindi na natin naiisip kung gaano tayo kaimportante, kung gaano kahalaga ang buhay natin. That's why adding an extra dose of self-love is so needed at this time, so that you can remind yourself to hold on to your true joy by focusing on what makes you and uniquely beautiful and divine. Number 2, bakit may mga taong nagluloko? Bakit ang mga tao ay nangangaliwa or nagluloko? Dahil ginusto nila yun. No reason can justify any kind of cheating. Kung ayaw mo na sa katipan mo, ay sabihin mo na lang ng diretso, prangkahin mo na makipaghiwalay ka na. Hindi yung idadaan mo pa sa pangluloko. Sasabihin mo sa sarili mo na nagtaksil ka sa kanya dahil ayaw mo na sa ugali niya. Alam nyo, hindi yan ang tamang rason. Nagtaksil ka or nagluko ka dahil yun ang pinili mo. Nagluko ako, yan ba ang reason mo? Nagluko ako dahil hindi niya naibibigay ang pangangailangan ko? Lalo na sa sex na gusto ko? Alam nyo, hindi pa rin yan ang tamang rason. Kahit ano pa ang sabihin mo o rason mo, ay hindi dapat option ang pagtataksil o pagluloko. Ito, prangkahan lang tayo ha.
ang mga taong nagtataksil, alam naman nila yung ginagawa nila. Kaya nga nila tinatago ang kanilang kalokohan dahil alam nilang may consequences ang kanilang mga ginagawa. Hindi dahil na may nagsasabi sa kanilang ibang tao or may nagmamanipula sa kanila. Yung iba nagsasabi na dadala lang daw sila sa kanilang emosyon, na dadala lang sila dahil naaakit sila sa kasiksihan nito. Kung bakit nagawa nila yun, ang pagtaksilan, ang katipan nila. May mga rason din na ikukumpara yung lasing daw sila, nagkainuman lang. Ang daming rason na pwede mong itago ang lahat ng iyong pagtataksil. Pero sa ganun pa man ay hindi dapat mo ginawa yun. Sasabihin ko ulit, nagtaksil sila sa kanilang mga karelasyon o kapartner dahil ginusto nila yun. Dahil alam nyo kung bakit? May mga pagsubok tayo dito sa mundo na hindi natin inaasahan. May mga pagsubok na kumbaga kailangan natin malampasan. Mayroon namang mga bagay na ngayon na sa atin pero bukas ay wala na. Kaya may mga kanya-kanya tayong rason kung bakit ang isang tao ay nagluloko o nagtataksil. Dahil minsan ang irarason natin sa isang relasyon ay napaka-toxic na. Irarason pa ng iba na ganti-gantihan lang ang pagtataksil dahil yung partner nila nagtataksil. So ibig sabihin ay magtataksil din pabalik yung tao. Kaysa sabihin na nauna naman yung asawa ko magloko kaya nagloko na rin ako. Ang masasabi ko lang sa point na ito na sa pagluloko or pagchichit, kung ayaw mo na sa partner mo, ay prangkahin mo. Magsabi ka ng totoo na maghiwalay na lang tayo dahil hindi na ako masaya. Kaysa lukuhin mo pa ang tao at sasaktan mo pa ito ng labis. Paaasahin mo siya at sisirain mo lang ang buhay niya. Kaya kung mayroon namang chance o panahon pa na sabihin ang totoo na hindi ka masaya, ay makipaghiwalay ka. Makipag-divorce ka, makipag-annulment ka, makipag-ayos ka para na ang buhay nyo sa bawat isa ay magiging maganda. Para sa gayon, ang bawat isa ay makapag-move on. Di bali nang masaktan ng harap-harapan, hindi bali nang narinig niya mismo sa bibig mo ang katotohanan. At least sinabi mo ang totoo na naging tapat ka sa kanya na nagtataksil ka at hindi mo na siya mahal. Dahil sa mundong ginagalawan natin ay marami tayong pagsubok na minsan hindi na natin kinakaya. Kung mahal mo ang isang tao, mag-stay ka. Kung hindi na, makipaghiwalay ka, makipag-annulment ka, makipag-divorce ka. Maraming salamat po hanggang sa muli.